Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto tayo Sabado, araw ng Sabado. Kasi kanina hindi ako nakapagluto ng lunch kasi nag-duty ako. So, ang lulutuin natin ngayon ay manok sa gisantes. Pamilyar ba kayo sa manok sa gisantes? Oo, yung green peas ba? Siyempre, pag sinabi siyang green peas, iniisip nyo yung frozen na green na green peas. Meron di ako ditong green peas na naggagamitin na actually nakikita nyo siya lagi sa palengke, sa tindahan. Hindi ako kain. Bakit? Ito yung green peas na yun, oh. Ayan, nakikita nyo ba to? Yan. Sa palengke, meron ito. Meron din ito sa groceries. Napakadaming ganitong green peas na nakikita. Yan, yan. Yan. Etong green peas na to ay makikita kahit saan, actually. So, hindi to napapansin kasi akala nila hindi masarap tong lutuin. Actually, ginagawa ko to, sinasama ko siya sa manok. Masarap siya. Ito siya. Ayan. So, ang ingredient natin ay syempre ay ang bawang, sibuyas, manok, at patatas. Tapos, ang panimpla ko dyan ay etong patis. Yan. Yung patis na yan talagang yan ang pwede rito dahil yan ang masarap. At saka etong green peas na to. Yan, yung green peas na yan. Tapos, syempre, may paminta at saka meron tayong tawag dito, merong mantika. Natutunan ko to doon sa tita ko. Actually, kapatid siya ng tatay ko. Siya yung ate niya. Ito yung unang-unang natutunan kong luto sa manok. Sa manok. Siguro mga ilang taon ako noon, siguro mga elementary, nakikita ko siya nagluluto nitong manok sa green peas. Tapos pagka nanonood ako na nagluluto sa kanya, aba, tapos na titikman ko na. So, tawag dito, basta yun, masarap siya. Sabi ko, ganun pala siya. So, ipapakita ko sa inyo yung paggawa. So, ewan ko kung masasarapan kayo, pero ako kasi nasasarapan ako to, lutong malabon. Ito yung luto ng tita bebe ko. Hi, tita Dory! Luto to ng tita bebe ko. Masarap itong green peas na to. Manok sa gisantes. Kasi hindi ko alam yung version ninyo sa gisantes eh. Pero ito yung version ng tita ko sa gisantes na natutunan ko sa kanya. So, try nyo. Baka mamaya masarapan kayo, no? Try lang. Wala namang masama. So, inuulit ko yung ingredients, ha? Ayan, meron tayong bawang, sibuyas, manok, patatas, at etong green peas na to. Yan, meron niya kahit saan kayo makakabili niyan. Sure, sister, punta ka lang dito. Tapos, meron siyang paminta. At syempre, ang favorite kong patis. Bumili po kayo itong patis na to. Diyan sa kahit saan meron yan. So, ngayon po, lalagyan ko na po ito ng konting mantika lang. Ayan po. Konti lang. Mga 2 tablespoon yan. Ayan po. So, paiinitin lang po natin. Papainitin lang po natin yung mantika. Ayan. Lagay ko lang po dyan. Tapos, ang una po natin ilalagay ay ang bawang. Yan. Yan, ilagay ko na yung bawang. So, ako kasi hindi ko masyadong binabrown yung bawang. Para kasi mas malasa siya sa akin, ha? Mas malasa siya sa akin pagka yung hindi masyadong brown. Pagkatapos, eto yung white onion. Yan. Madaming onion. Masarap yung maraming onion. Ayan.
Sure, why not? Ayan. Ito yung recipe ng tita ko. Kumalangit na siya, kapatid siya ng tatay ko. Ayan. Halika sister, halika dito. Dito kayo mag-dinner. Pagkatapos po nito, ayan. Pagkatapos po nitong bawang at sibuyas, tsaka ko po ito ilalagay. Oh, ayan po, ilalagay ko po sa dyan. Ayan. Nakita nyo po ba? Siyempre, nakita nyo. Ayan. Hello po sa mga kamag-anak ko sa Malabon. Ang ginagawa ko po ay ang recipe ni Tita Bebe, of course, the late Rosemary Bates Añasco. Okay. Ang kanyang luto sa gisantes na kung saan ay paborito namin nung maliit kami, nakapagka niluluto niya talaga to, naaamoy na namin. So, yung iba kasi, iba ang luto nila sa gisantes. Ito po yung luto namin sa Malabon sa Manila. So, baka po magustuhan po ninyo. Try naman po, walang masama. So, ayan po siya, yung gisantes. So, yan pong gisantes na yan ay dinudurog ko. Kasi lalasa po siya. Ayan. Dinudurog ko po siya. Ayan. Dudurugin niyo po siyang ganyan. Hindi po siya buo-buo. Ayan. Yes, Ate Irma. Lutong Malabon. Luto to ni Tita Bebe. Mami ni Derek. Ayan. Dinudurog yan. Yang gisantes na yan. Okay. Ayan, dinudurog po siyang mabuti. Kasi siya po ay lumalasa po siya sa manok. Masarap po yung lasa niya. Ayan, kung nakikita nyo, oh, ano na siya, pipi na siya. Pipi ah, hindi pepe ah. Ay, ako. Ayan po siya. Ganyan lang po siya. Nagigets ba ho? Pagkatapos, saka ko po ilalagay itong manok. Ay, thank you, Mami Tess. Maraming salamat. Oo nga, natutuwa ako talaga. Kasi, medyo matagal-tagal akong hindi nakakapag-live. After kong mag-live, nalalaman ko niluluto pala nila talaga yung ano, yung ginagawa. Hi, Brother Red! See you tomorrow! Bukas na sa church kami. See you tomorrow, Brother Red! Ayan. So, ang sumunod na ay ang manok. Ayan. Ayan na yung manok. Ayan na siya. Ang daming viewers, hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ang niluluto ko po ay manok sa gisantes. Try nyo po. Very affordable. Ayan po siya. Pagkatapos ho, ang pinantitimpla ko sa kanya talaga. Hindi ako etong ano. Nakabili na ho ba kayo nito? Nitong Jufran? Kasi ang dami na ho nagtatanong sa akin. Meron ho nito sa Walter Mart. Pero dyan sa Manila, alam niyo, ang bango-bango kasi sanay ho ako sa pati sa amin sa Malabon. Kaya po, ang panimpla ko talaga sa ulam, lalo na pag minudo, patis. So, lalagyan ko lang po siya ng patis. Ayan po. So, yan. Depende po sa alat na gusto ninyo. Ayan. So, nakikita po ninyo. Ganyan lang po siya. Napakasarap po niya. Ayan. Yan. Intayin po natin siyang maluto kasama yung gisantes. Ganyan lang siya. So, yung gisantes lang ho ang kasama ho niya. Yan ho talaga. Thank you very much ho sa mga sumusubaybay ho sa akin.
Doon sa mga natutuwa, nako, thank you very much po sa inyo. Doon sa aking mga pinsan na sa Manila, hello po. Sa Laguna, sa Marilao, sa Japan, kung saan-saan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Kasi talaga namang inaabangan nyo talaga ang aking pagluluto. Chever-chever. Okay, nag-e-enjoy po kayo. Nako, alam nyo ba, ako eh, habang nagluto to, naglalaba. Kasi yung kanina, jumuti ho ako. Okay. So, yan, kwento-kwentuhan muna. Kwento ko lang ho, etong manok sa Gitsantes na to, napaka-affordable. Ika nga, masarap na, mura pa. Masustansya pa. Tapos, pero kung ikaw ay mataas ang uric acid mo, ewan ko ba kung ano, pero pwedeng kumain, pwedeng hindi, pero paminsan-minsan pwede naman. Naaamoy ko na siya, as in, ang bango-bango na niya. So, teka lang, lalagyan ko lang siya ng paminta, hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Yan. So, lalagyan ko siya ng paminta. I love paminta. Basta, favorite ko po ang paminta. Ayan po siya. Ayun, yung gumana. Ayan. Ayan siya. Naaamoy ko na siya actually. Ayan. So, kanina po lunch ng aking Ayan. Kasi medyo mahina na siya eh. Ang aking magic sandok, syempre. Ayan siya. Okay. Tapos, ilalagay ko na po yung potato. Para magkasabay na po silang maluto kasi matagal po yung patatas. Patatas maluto. Ayan. Yung iba, bakit daw walang siling pula? Hindi ho ako naglalagay ho ng red bell pepper kasi ho, gusto ko talagang malasahan yung Gitsantes. Pero ito po ay masarap talaga kung patis ang panimplaning ninyo. O, try nyo po ito as in ano, masarap siya talaga. Ayan po siya. Nilagay ko na po yung potato. Ayan. Ayan na siya. Pagkatapos po, lalagyan ko lang po siya ng kaunting tubig para lang siya kaunting magka... Para lang po lumambot po yung ano. Para po lumambot yung patatas. Pero hindi po ito po pwede yung mga may sabaw. Dapat po dito natutuyuan. Ang sarap po niya. Ito po yung pagka po iniinit, lalo siyang sumasarap. Naaamoy ko na po siya. Hindi po siya makulay. Ang lalabas lang dyan talaga yung kulay ng Gitsantes. Okay. Kung gusto nyo maraming Gitsantes, pwede naman ng maraming Gitsantes. Carry bells lang yun. Ayan siya. Pwede siya kahit ano, kahit mga dalawang lata, okay? So, eto po yung ginamit ko. Philips Peace, yan. Pero kahit ano Gitsantes, pero kasi ako, eto na inabutan ko eh. Tita ko eto ginagamit eh. So, hindi ako nagpapawala nito. Hindi ako nagpapawala nito, tsaka ng patatas. Carrots, huwag mo na siya nagyan ng carrots kasi mag-iiba lasa. Basta, yun lang, Gitsantes, bawang, sibuyas. Yung sibuyas, masarap gamitin talaga yung sibuyas na puti, pagka ganito. Kasi yun ang nakita ko sa kanya eh. Yan, sibuyas na puti. Hanggang palalambutin na lang natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. So, kasi yung manok, madali siyang maluto, eh. So, kasabay niya yung, ano, kasabay niya yung, potato. Grabe. Namiss ko tuloy yung tita ko. Kasi masarap siya magluto, talaga. Siguro, nahawa ko. Tapos, lahat kami magpipinsan talaga ng luluto. Babae, lalaki. As in, mahilig kami kumain. Oy, thank you po dun sa mga, ano, ha, sa mga viewers, sa mga kaibigan ko na kagaya sino pa ba, nila Ma'am Selly, nila
Chelito. Ma'am Sheila, tinry ko yung ano, yung sardinas mackerel na merong sotang ho. Nag-enjoy kami. Ako, thank you very much ho. Talaga ho, masarap. Tuwan-tuwa po ako sa kanila. Tapos eto, try nyo ho itong manok sa gisantes. Napaka dali, affordable lang ho. Kasi yun isang manok, inano ko lang yung mga buto-buto. Yan, yung mga ganun-ganun lang siya ang nilagay ko. So, ayan. Another secret ko ho sa pagtitimpla, hindi na siya secret, sasabihin ko na sa inyo. Hindi po kasi ako naglalagay ng ano, hindi ako naglalagay ng betchin, mga kung ano, na mga yun. Parang simula year 2000, hindi na ho ako nagbe-betchin. So, naglalagay lang ho ako ng kaunting sugar. Konti lang ho, pangtimpla. Eto, isang ganito lang ho, ayan. Instead na betche na ang lagay nyo, sugar ho, kaunti lang. Para lang pampalasa lang siya. Ayan. Kung sasabihin nyo matamis yung luto ko, hindi naman matamis. Hindi naman gano'n, hindi siya matamis. Akala nyo lang siya. Pero hindi. Ayan. Pag malambot na po yung potato, ano na to? Luto na to. Ang bilis ko magluto. Ayan. Kamusta ho ba kayo? Ayan! Tignan nyo na siya. Ayan po, oh. Tignan nyo na po yung ano, yung green peas na durog na. Ayan, oh. Yan, ang manok sa gisantes. Yan. Yan, po natin siyang kumulo ng kumulo hanggang lumambot. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ang ating niluluto ay manok sa gisantes na kung saan ay ginisa lamang po ang bawang, sibuyas, yung gisantes, manok, at saka po yung potato at patis na panimpla, at saka konting sugar, at saka yun lang. So let's try kung kulang siya sa alat. Jo, manok sa gisantes, lutong malabon. Daddy. Super yummy. Daddy. Super yummy. Hi Jo, from Japan. Hello sister. Niluluto ko manok sa gisantes, Jo, try mo 'to. Yung ganitong gisantes, naalala mo 'to sa Pilipinas? May ganito. Yan. Bumili ka lang nito. Meron ba ito sa Japan? Pero may mga gisantes ba dyan? Ang sarap. Tinikman ko na siya. Timplado na talaga. Tsaka nalalasahan mo yung patis kahit hindi ka na magsausaw. Tsaka nalalasahan mo yung dinurog ko na gisantes kanina. Napakadali po niyang lutuin. As in, halimbawa, dadating ka ng anong oras. O di... Ako kasi walang 30 minutes, tapos na ako magluto eh. Kasama na dun yung paggagayat. Kanina saglit lang ako naggayat. Talagang gayat eh, no? Ayan. Tapos kami eh... Mamanok ba? Kasi nga eh, hindi kami mababoy. Minsan nag-pork steak ako. Oo, masarap talaga to, Jo. Look, ayan, oh. Mamaya, Jo, panoorin mo uli. Yan ang aking kaibigan, kababata na nasa Japan, na masarap din magluto. Hello, Jo. Ayan. Lutong malabon, recipe to ng tsahing ko. Matigas pa yung patatas. Ayan. So, yung gisantes, ayan na siya. Ganyan lang siya. Iba-ibang style ng luto sa gisantes. Baka naman ito, matry nyo, magustuhan nyo. Why not? Coconut. Hi, Pot. Hello? Hi, Ate Mel. Hi, Jo. Thank you very much. Talaga naman, Jo. Thank you, Jo. Ingat ka sa pag-uwi, ah. Ingat ka. Ingat ka lagi. Yan. Manok sa gisantes, Pot. Actually, timpladong-timplado na siya.
Timpladong timplado na siya, matigas na lang yung ano, yung matigas na lang yung ano. Alam mo, hindi ko pa to na-try sa ano, sa baka. Siguro mas masarap siya sa baka. Kaya lang, ang baka ang mantika minsan eh, no? Parang ang sarap niya. Kasi kung sa manok, masarap siya. Parang feeling ko sa baka. Natutuwa naman ako sa bunso ko. Papakita ko lang sa inyo. Hi, bunso! Ano ginagawa mo? Natanggal ko yung sticker na tubig. Ayan, okay. Kasi kadideliver lang ng aming. Ikaw talaga, Joe. Ikaw kaya idol ko. Ang sasarap kaya ng mga niluluto mo. Samantala, nung araw tayo, no, wala tayong pakialam eh, di ba, no? Pero ngayon, as in, super nanay. Ikaw, hindi ka lang super nanay, super lola ka. Nakikita ko sa'yo yun. Tayo eh, mga only child. Ayun, tinatanggal pot-pot yung ano, yung maglalagay daw siya ng tubig sa ref. Di ba? Nakakatuwa naman ang mga anak ko. Ayan. So, ang sarap, oh. Nabuksan mo na. Galing mo talaga. Very good. Strong ka talaga. Ayan. Oo, Joe. Correct. Nagkakain lang tayo. Hindi ko alam na magkakaroon ako ng ganitong talent. Kung noon ko pa man nakita tong talent kong to. Siguro kinalaban ko na si Onoy. Kinalaban ko na si Mang Andy doon sa kanto. Siguro nagtayo na lang ako ng restaurant, ano? Actually, yun ang gusto ko. Yes! Oo, Ate Irma. Hello, Ate Irma. Oo, atay ng manok, pwede. Masarap. Ate Irma, lagyan mo siya ng atay ng manok. Masarap. Kung gusto mo, balon-balunan. Oo, pwede rin to sa baboy. Palitan mo na, pwedeng baboy. Actually, sa isda, ewan ko lang kung pwede. Yes, Glyza, lutuin mo to bukas. Ha? Basta remember, wag asin ang pantimpla mo. Ang pantimpla nyo ay patis. Kasi hindi nyo maa-achieve yung lasa. Parang may pag-uusap si gisantes at patis na dapat tayo magkasama. Hindi pwedeng magmaalat si asin. Sila ang magkasama. Sila ang may forever. Hindi pwedeng makisalo ang asin sa kanila. Kasi hindi masarap. Masaklap ang lasa pag nagkataon. Lang yan sa pagluluto. Meron talaga mga bagay-bagay na talagang masasabi ko na hindi sila angkop, 'di ba? Hindi sila magkabagay, hindi sila tawag dito, hindi sila masarap na pagsamahin. Ganun lang 'yon. So tatandaan pag nagluto kayo ng manok sa gisantes, 'wag asin ang ipangtitimpla. Ayaw ni gisante nakasama si asin. Ang gusto ni Asin ay patis. Tandaan niyo po iyan, ha? Kung sibuyas naman, kung anong sibuyas meron kayo dyan, pwede naman yung pulang sibuyas. Pero, ako kasi hindi ko pa na-try yun. Pero, angkop din sa kanya ang puting sibuyas. Oo. Kaya nga eh. Masarap. Kasi ako hindi na ako nagsasawsaw sa patis. Kasi alam mo naman na catch. Ang dami ko ng tagap, ang dami ng gamot na nangangalaga sa akin. Titikman ko uli. Grabe. As in, ang sarap. Lasa ko yung gisantes. Ayan, look, look, look. Hi, Sally! Jo, andyan si Sally. Andyan ang ating katropa, ang ating ka-high school. Isa pang masarap magluto. Sally, andyan si Jojo. Ayan. Si Sally, ito rin eh. Akalain mo na talaga namang napakahusay din na magluto. Walang ginawa kundi maglinis ng bahay. Ang linis-linis na ng bahay. Pumunta ka ka dito, linisin mo tong bahay namin. Ayan. Ayan na siya. Diba? Ah, matigas pa din ang ano. Matigas pa din siya. Actually, matigas pa din ang ulo na itong si ano. Etong si Patatas. Grabe, ang daming viewers. Hello po sa inyong lahat. Ay, andyan si Jojo. Nasa tren, papauwi na daw.
Ikaw, Sally, yung mga talent mo din, kakaiba eh. Diba? Akalain mo, napaka-talented na mga sweet kisses, girls. Naalala mo nun? Kaya nga eh, paano pagka nagkita tayo? Dapat pag-uwi ni Jojo, makita-kita tayo. Diba? Huwag tayo drawing. Gawa ng paraan. Oo nga eh. Uy, alam mo, tawag dito, pag-uwi mo naman, Jo, sana magkaroon naman ng panahon na makita-kita tayo. Tapos si Sally, imbitahan natin na maglinis ng bahay. Tapos ako naman tagaluto. Diba? Tapos ikaw ang pinanser namin. Diba na, Sally, no? Grabe! Bongga-bongga niya talaga. Oo naman. Oo naman. Linisin mo yung bahay namin ng bubong. Ay, ano ba yun? Yan, Jose. Patawan-tawan. Oo, linis-linis na ng mansion mo. Panay linis. Alam nyo ho, itong kaklase kong si Sally, mga kaibigan. Diyos ko, ang bahay po niya dyan sa Tansa, sa Amaya to. Pagka po nakita niya yung bahay niya, Diyos ko, napakaganda. Puting-puti, napakalinis. Diyos ko. Oo nga eh. Ayan. Kaya pag uwi mo, Jojo, galing Japan, magdala ka ng marami Hokkaido. Ang handa natin eh, Sotanghon. Ako tagaluto. Dudumihan natin yung bahay ni Sally. What's that? What's that? Sira? Para ano, bonggang-bongga. Diba? Ayan, matigas pa talaga yung patatas. Ang manok luto na, naiwan ng patatas. Anong pecha na? Ayan. So, masarap. Si Malu! Si Malu yata? Ewan ko, sorry, sal yata nakatira si Malu, Jo, ano? Actually, ang sarap-sarap na niya. As in, grabe. Oo, ang ganda-ganda ng kubo mo na. Hindi pa bibigay sa akin yung kubo nyo? Baka pagtungtong ko dyan, ano yan, bumagsak. Alam mo namang heavy duty ako. Diyos ko. Diba? Tapos natugtog natin, 80s, ano? Bonggang-bongga. Diba? Pagplanuhan yan, Jo. Dapat matuloy, tapos magla-live tayo. Magluluto kami ng Hokkaido mackerel galing Japan sa bahay ni Sally na walang ginawa kundi maglinis ng bahay. Kasama si Teacher Shep. Diba? Oo nga. Dapat yan eh, mapagplanuhan ng maaga-aga. Kailan ka uuwi, Jo? Oo nga. Ano na natin yan? Schedule na natin yan. Yes. Sige, dyan tayo magluto. Magkalat tayo sa bahay ni Sally. sarap. Ang sarap. Oo. Tama, sama natin. Ayan na siya. Oo, dapat date yan. Dapat lang ha, yung wala akong pasok. Diyos ko, alam nyo naman ako. Diyos ko. Gagad si teacher. Oo nga. Oo nga. Hoy, Sally, ako nasa 13 lang. Ikaw nasa Tansa. Oo. Sunduin mo ko. Kaya nga eh. Oy, oo. Uy, tama-tama. Sige, schedule natin yan. Sige. Masabihan na si Malu. Ha,
Ayan na siya, oh. Hi, Aki! Hello! Ngayon lang kita nakita. Hello, Aki. Okay, hi, Aki. Ayan, sige. Basta sagot ko ako magluluto. At saka sagot ko ang kwento. Ayan na siya. Luto na siya. Uy, talaga, dyan pa kami matutulog. Wow, bongga ka talaga, Sally. Para bang pagka nakita-kita tayo, eh, matutulog. Ayan. So, luto na siya. Papatayin ko na siya. Ayan. Ayan. So, ayan na po ang manok sa gisantes na niluto ko. Ayan. Ayan, nagkatuwaan mo kami ng aking mga kababata, ng aking mga kaibigan. Nakaluto na po ako ng bonggang-bongga. So, mga kapatid, i-push na yan. So, tayong tatlo, pumunta na tayo sa group natin. Doon mapag-usapan niya ako. Mga pinaplano nyo. Yung mga pinaplano nyo na sana hindi drawing. Tingnan yung dalawang kaibigan, ang dami na nilang plano. Okay, Sally, ikaw nasa pansa lang. Ako nasa 13, di mo ako mapuntahan. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa mga viewers po. Sa mga gusto pa pong manood, pwede po kayo pumunta sa aking YouTube channel. I-type nyo lang po ang Bogs Desena. Nandun lang po ako. I-type nyo lang po. Just click lang nyo po yung like and then subscribe. Please naman po, i-share nyo po para naman po dumami-dami na po yung mga viewers ko. Kasi maganda po ang kalalabasan po nun. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos so, may mga i-upload pa po ako mga videos doon. Tapos doon sa mga natutuwa, thank you very much. Doon po sa mga hindi natutuwa, thank you very much din po. Tapos doon sa mga aliw na aliw, nako, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, thank you very much po sa inyong pag-suporta. Grabe, ano. Akala mo naman kung ano eh, no? Hello po. O, sige po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kami po ay kakain na. Tayo, ito, Sally. And, ano, and Jojo, thank you very much. Doon tayo sa group natin mag-usap. Pagplanuhan natin yan. No? Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po.